Isang mapagpalayang araw po. Ang tatalakayin po natin ngayon ay mahalaga sa mga security personnel, no? At ito po ay alinsunod din doon po sa request, no? Pakiusap ni Kent Juarisa. Okay? So, sir, good afternoon. Gawa ka po RA-11917. Sir, bagong panukala ni Ronald Bato Dela Rosa. Okay po. So, ngayon po, yan po ang ating tatalakayin ngayong araw, no? So, ano ba yung Republic Act 11917? Okay? So, mainit-init pa po ito dahil ito po ay naging batas, no? Nitong ganap na naging batas, no? Nitong July 30, okay? 2022, itong taon po, no? 11917 is dubbed or ito po yung tinatawag na Private Security Services Industry Act of 2002. Okay? So yan po yung ano, no? So basically ito po ay naging batas matapos itong hindi ibito at hindi pirmahan ng ating kasalukuyang pangulo, no? So ayon po yan sa ating saligang batas, no? Kung sakaling ang isang batas po sa pagka naglapse siya sa no na yan ay inaprubahan na ng both house, no, Congress and Senate, no, at yan naman po ay na-file na sa Malacañang at hindi po binito, hindi binito ng pangulo, yan po ay ibig sabihin na magiging ganap na batas. Okay, at ito nga pong July 30, no, ngayong taon ay naisa batas po itong Republic Act 11917. So ano po ba ito, no? So an act strengthening the regulation of the private security services industry, repealing for the purpose Republic Act number 5487, no? Entitled an act to regulate the organization and operation of private detective, watchmen or security guard agencies as amended. Okay? So, yan po yung Republic Act 11917. Ibig sabihin, inaamyendahan po nito itong Republic Act 5487, otherwise known as the Private Security Agency Law. Okay? So, marapat lang po na ito ay maamyendahan. Ito po yung ito po ay matagal na rin inaantay ng ating mga kaibigan, no, sa security industry, dahil ang RA 5487 po ang RA 5487 po ay na-enact noong pang June 21, 1969, sa totoo lang po ito po ay more than 50 years old na batas na. Ito po ay naamyendahan under Presidential Decree number 11 noong October 3, 1972. So, medyo matagal na po ito. At since ang security industry po is an evolving profession, no? This is an evolving field. Eh dapat lang po naman siguro, no, na mabago o maamyendahan ito. Okay? So basically itong Republic Act 11917, ito po ay nung May 23 or 24, no? Meron pong House Bill 8783. Ito po yung nakita na ng ating kasalukuyang senador, no? Ronald Bato Dela Rosa. Okay? So yan po yung nakita niya at nag-file sila, kasama po si Senator Christopher Lawrence Bongo, yung tinatawag na Senate Bill 2423, no? So basically itong Republic Act 11917, ito po ay parang pinagsamang o ibig sabihin nagkaroon dito ng adoption, no, both Senate and the House ng dalawang bill, no, House Bill 8783, yan po yung Private Security Industry Act, at itong ang version naman po nito sa Senate, sa ito po yung Senate Bill 2423, no, co-authored by
Principal author, Senator Bato Dela Rosa, co-authored by Senator Bongo. Okay? So, may ilang mahalagang provision. Actually po, ito pong hawak natin, no? Ito pong batas na to. Ito po yung mismong, ano, no? Ang inaantay po natin dito is yung IRR o yung tinatawag po na Implementing Rules and Regulation. Bagamat batas na po ito, pero ito po ay nangangailangan pa ng IRR, no? Na ang magdadraft po ng IRR, of course, yung implementing agencies, which is the PNP, no? Particularly ang SOSYA, okay? Kasama yung ibang mga stakeholders sa security industry, including the private sector. So, yan po ang magiging ano niyan. So, basically, yung IRR po, Implementing Rules and Regulation, ito po, makikita po natin sa Chapter 5, Miscellaneous Provisions under Section 17, no? Implementing Rules and Regulations or IRR. The PNP, in consultation with stakeholders and other national private security associations, representatives of private security cooperatives, and other stakeholders of the security industry, and subject to the provisions of existing laws, shall promulgate the rules and regulations necessary to implement the provisions of this act within 90 days. Okay? So, 90 días. So, that is equivalent to 3 months, no? 90 days from its effectivity. Okay? So, yun po yung, ano, yun po yung ating aantayin, yung IRR. Okay? Furthermore, the Chief PNP shall consult with the said stakeholders prior to the issuance of all regulations and issuances related to and affecting the private security services industry. Ang kagandahan po nito, no, hindi po tulad nung RA 5487 na kung saan yung IRR ay medyo matagal na rin. Ang kagandahan po nito, merong mandato, no, dito po mismo sa batas, no, na dapat nire-review yung IRR every 3 years. So ibig sabihin po niyan, pagka yung IRR na idadraft ngayon eh hindi naakma sa umiiral na sistema, eh kailangan po, no, mabago, no? So nakagay po yan dito, no. The PNP is mandated to review the IRR every 3 years. Okay? So yan po yung inaantay po natin para po ganap na ma-implement ang batas na to. So, kailangan po ng implementing rules and regulation. By the way po, no? So, alamin lang po natin ano ba yung mga salient points, no? Ano ba yung mga ilang provision na nabago o posibleng mabago? Kaya nga po inaantay natin yung IRR, no, para at least malaman natin ng detalyado. So, dito po makikita lang natin pag binasa po natin 'to, no? So, makikita lang natin yung ilang mahalagang provision, pero yung effectivity or yung ibig sabihin kung paano, how it will be implemented. So, doon po natin yan makikita, no? Doon sa IRR. Okay? Kasi po, ang RA 5487, eh, kita nyo po ang IRR, no? Napakakapal po. Diba? Ito po yung 2003 Revised Rules and Regulations. So, implementing RA 5487. So, napakakapal po nito. Okay? So, samantalang ito po yung mismong batas na, no? So, siyempre, nagkaroon lang sila ng mga amendments sa ilang mga provision. Pero, bibigay po natin, no, yung ilang naobserbahan natin na salient points nung Republic Act 11917. So, unang napansin natin dito, okay, of course, ito po ay tatawaging Private Security Services Industry Act under Section 1, Chapter 1. Okay? So, dito, nire-recognize yung kahalagahan ng private sector, no, to provide security, no, protection of the people and safeguarding of property. That is under Section 2, Declaration of Policies. So basically, dito po ilan sa mga mahalagang provision na tingnan natin na bago. So dito, bawat security personnel, basically dun sa definition, no, ang nakalagay dito, private security professional. So dito hindi na po ginamit yung meron ditong kumbaga pangkalahatan, hindi na sinabing security guard, no?
So basically dito, ang tawag na sa atin o sa mga lahat ng mga tao, mga nagpa-practice ng na naka-engage sa security profession, private security professional, no? So yan yung ilan sa mga yan sa mga definition, no? So isa yan sa napansin po natin. And of course, yung mga private security training agency. So magkakaroon kasi dito sa bagong batas, no? Makikita natin dito merong tinatawag na ladderized, no? Ladderized training and education. So ito ang medyo tingin natin medyo isa sa mahalagang provision dito kasi magkakaroon ng developmental, no, na pag-aaral yung ating mga security personnel. So basically dito mahalaga rin meron ditong let's say merong napagkaisang mga training manual, training modules. So yan po ay dadaan sa mga pagsusuri at pag-aaral, of course, ng PNP through SOSIA at ng ito po ay i-adapt din ng Technical Education and Skill Development Authority, no? So private security training agency refers to any person, natural or juridical, who engages in the business of providing training academic programs and courses duly approved and prescribed by the PNP and adopted by the Technical Education and Skills Development Authority. So yan po yung isa sa mga ano, tsaka nga yan ay under section ano, diyan sa definition of terms, yan ay under section 3, no, yung PSTA. Isa pa. So dito po ay dun sa section 15, no? Section 15 ng chapter 3. Private security professional, no? So yun nga yung sinasabi nating ladderized training and education. 'Di ba? So dito, inaasahan natin dito dun sa gagawing IRR eh makikita na yung mga let's say yung career development ng isang security guard, no? Ng isang private security personnel. Ayan, no? Inaatasan po ng batas na to, no? The PNP in partnership with private security training institutions, no, marami po 'yan, or public institutions. Mga private security training institution, nandun po yung mga training centers, no? Yung mga PIAN, yung PSIS, Philippine Society for Industrial Security, yung PARS, no, yung Philippine Association of Recognized Security Training Schools, no? So sa PSIS po, diyan po tayo kumuha ng CSP, no, Certified Security Professional. After nating matapos yung module o yung manual na Industrial Security Management Seminar, no? Sa PARS naman po, Philippine Association of Recognized Security Training Schools, eh diyan po tayo nag-take ng sila po yung accredited body, para sila po yung parang samahan na nag-accredit para tayo po ay maging CST, no? Certified Security Trainer. Okay? So dito inaasahan natin, no? Sabi nga ron, the PNP in partnership with the private security training institution or public institution duly accredited by the government to provide such training education to private security professionals shall develop ladderized training and education which include, ito po yung sakop niya, no? Basic security guard courses, specialized security guard courses, security officers training courses, detective training courses, and candidate protection agents courses. It shall also include enhancement trainings such as but not limited to supervisory trainings, personal upliftment, and other specialized trainings to place the security professional a level up, no, from his current position. So yan po yung mga inaasahan po natin diyan, no. So basically, once na magkaroon ng mga ladderized program or ladderized training sa ating mga security personnel, eh of course, kaakibat niyan, siyempre, yung medyo pagganda rin ng ating sweldo, di ba? Yung ating remuneration, di ba? Siyempre, marami, medyo may mga trainings ka na. So tataas din, siyempre. So yan yung isa. Sana po, ito po yung magandang inaasahan natin dito sa batas na to, no, yung pagkakaroon po ng ladderized training and education, no.
So yan po yung aabangan natin dun sa IRR na idadrop po ng PNP, na pangungunahan ng PNP. Okay po? So isa rin po sa mga nakita rin nating pagbabago, o posibleng pagbabago, is yung tinatawag na, no? Ito po kasi hawak ko yung batas, sa part po ng Private Security Agency, Chapter 2, Registration and Licensing of Private Security Agency, Section 4, no? Private Security Agency. So dito po, kung dun sa RA 5487, ang provision lang po dun, ang bawat ahensya ay dapat lang po magtaglay ng security, ng licensed security guard na hindi po hihigit sa 1,000 personnel. Dito po, ina-allowed po ng batas, no? So, private security agency, any Filipino citizen or juridical entity wholly owned and controlled by Filipino citizens may organize a private security agency and provide security services, no? Provided that, ito po yung ano, no, provision, that they shall not employ more than 2,000 private security professionals as defined in this act. So yan po yung isa sa mahalagang provision, no? Kasi po dun sa RA 5487, hanggang 1,000 lang po ang limitasyon ng batas, no? Samantalang po dito sa Republic Act 11917, no? So dito po pinapayagan na mag-empleyo ng 2,000 o hindi higit sa 2,000 PSP. Ano yung PSP? 2,000 private security professional. So yan po yung isa sa mga nakita po nating ano rito, ilan sa mahalagang provision. Okay? Isa pa po, no? Yung validity, no, ng license, no? Basically, validity ng license to operate. Okay? So, dito po sa period of validity ng license to operate ng mga private security agency, yan po ay inangat na po sa maximum period of 5 years. So, that is under Section 7. No? Chapter 2, Section 7. At ang isa po sa mahalaga at siguro ay katutuwa rin ng ating mga security personnel, no? Yung kanilang LESP, no? License to Exercise Security Profession, no? Dito po sa bagong batas under Section 12. So under Section 13, no? Period of validity of LESP, the LESP of duly qualified PSPs or private security personnel, a private security professional, shall be valid for a period of 5 years from the date of its issuance. No? So, dito po sa dati, 3 years, actually, nung panahon namin, that is 2 years. No? So, tagal ho namin nagtyaga na 2 years yan. Every 2 years, nag-i-renew kami ng lisensya. So, naging 3 years, at ngayon po, no, sa pag-iral po ng RA 11917, yan po ay magiging 5 years na rin po. So, isa pong magandang balita yan, no? Kasi siyempre kung every 3 years, anong kami nga dati every 2 years parang bitin, every 2 years gumagastos kami ng, 'di ba? Nang girenew kami anong mga ano, naging 3 years o ngayon at least, no, 5 years siguro naman. After 5 years siguro naman mas matagal yung paghahanda ng isang security professional, no, para dun sa kanyang lisensya, so mapapakinabangan niya, 'di ba, nang husto. Okay? So yan po yung ilan din sa mga bagong provision. Actually, isa sa magandang provision, no? Paborable sa may-ari ng agency and of course, paborable din doon sa mga security guard or security professional, no? Private security professional. Okay po? So, isa rin po sa mga tinitingnan nating magandang development dito. Administrative fee of private security agencies. Doon po kasi sa RA 5487, wala pong requirement doon. Hindi po mandato. Let's say, kung ang contract rate mo ay 20,000 sa isang kliyente, eh,
minsan ang mga admin overhead lang o admin fee, 10%, 12%, di ba, mga ganyan. So kadalasan ang nadidihado po yung mga gwardiya, no? Hindi naman po natin ano, pero may mga ibang agency po, hindi ko naman po lalahatin na kadalasan bumabawas talaga ng kita doon sa mismong take home pay na ng gwardiya. And of course, sa part naman po ng mga kliyente, eh dahil po wala nga pong provision para dun sa mandatory or standard na admin overhead o admin fee, eh kung minsan nababarat naman din po yung mga agency. So, at least dito po sa bagong batas, no, Republic Act 11917 o Private Security Services Industry Act, dito po merong mandato, di ba? So, nakalagay po rito yung mandato. This is under Section 9, no? Chapter 2 pa din, Section 9, Administrative Fee of Private Security Agencies, no? The minimum administrative fee that may be charged by private security agencies to its clients shall not less than 20%, no? Of the total contract cost. So dito po talagang minandato na dapat pag may kontrata 20% ang admin over ang admin fee. Okay? Subject to adjustment by the Department of Labor and Employment. So ibig po sabihin ito kung ano kasi po sa kasalukuyan ang admin over fee po, ang admin administrative fee po na minamandato ng DOLE sa mga service provider ay 20%. Okay? So dito po binibigyan ng batas na yung adjustment depende po sa itatalaga ng DOLE, which is sa kasalukuyan nga po ay 20%. Yun po ang ina-adapt nitong batas na to. Diba? So provided that additional fees shall be charged for the acquisition and maintenance of extraneous tools and equipment used for security operation by the agency or required by the clients and for the continuous deployment of private security professionals in hazardous conditions, no? So yan po ay isa sa napakahalagang provision nitong batas na to, no? So ibig sabihin minamandato na po ng batas ang lahat ng security agency at kliyente nila na gawing 20% yung admin over fee, yung administrative fee or admin overhead na tinatawag, para naman po hindi na nababawasan yung amount due to guard, di ba? Yung ibig sabihin yung para sa gwardiya talaga. Okay? So isa rin po sa mahalagang provision na aabangan natin kasi medyo ito po yung issuance of firearms, no, under Section 10. A PSA shall be entitled to possess firearms after having successfully passed the requirements prescribed by the Chief PNP and in accordance with Republic Act number 10591. So yung Republic Act number 10591, excuse me, yan po ay Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Okay? So dito po yung possession, ito po yung sinasabi diyan, provided that a PSA shall only be allowed to possess small arms, di ba? Pag sinabi pong small arms, no, kasama po diyan yung under Republic Act 10591, pag sinabi pong small arms, kasama po diyan ang pistol, revolver, no, shotgun, no, kasama po yan diyan. Anyway, sa mga susunod po, posibleng may talakayin po tayo diyan, no, diyan sa firearms na yan kasi para po mas mahimay natin yung provision. Okay? So, ulitin po natin, no? Provided that a PSA shall only be allowed to possess small arms, not exceeding one firearm for each PSP or private security professional to include single post in its employ. So, ibig sabihin, dito, kung single post yan, basically, palitan isa sa araw, isa sa gabi, so isang baril yun. Di ba? So yun yung sinasabi po dito. To include single post in its employ. Provided further that possession of firearms by private security professionals shall only be allowed, no?
Ito po yung mga kondisyon. During their tour of duty, proper uniform, within the compound of the establishment, except when they escort and secure large amounts of cash or valuables. So, yan po yung ilan sa mga mahalagang provision. No? So, dito, napansin natin na yung sa firearms, eh, hindi po na-detalye, no? Kasi dati sa RA 5487, so, sinasabi talaga ron, 1:2. Isang barrel sa dalawang gwardiya. So, dito po, ang aantayin natin dito, kasi sabi rito, not exceeding one firearm for each PSP to include single post in each employee. So, ito po yung lilinawin natin doon sa lalabas na IRR, kung ano pong magiging ano nila dyan. Papayagan na ba yung 1:1 or kung paano ba? So, yan po yung mga aabangan po natin, no? Repealing clause, section 19. So, dahil sa pamamagitan ng batas na ito, nare-repeal na yung RA 5487. So, nakalagay dito, section 19, no? Repealing clause. Republic Act number 5487 is hereby repealed. All other laws, presidential decrees or issuances, executive orders, letters of instruction, rules, regulations and administrative orders inconsistent with the provision of this act are hereby repealed or modified accordingly. So, section 20, effectivity. This act shall take effect 15 days after its complete publication in the official gazette or in a newspaper of general circulation. So, signed. O yan, yan po. No? So, signed by both House Speaker Lord Alan J. Q. Velasco and former Senate President Vicente Soto III. No? So, yan po. Okay? So, ito po ay naipasa ng Senado under Senate Bill 2423, May 20, 2022, adopted by the House of Representatives as an amendment to House Bill 8783 on May 20, 2022 at ganap na naging batas July 30, 2022. Okay? So, yan po yung Republic Act 11917. Okay? So, sana po, abangan po natin dito yung tawag niyan, yung tinatawag na IRR. Okay? So, yan po yung aabangan natin para po malaman natin kung ano po ba yung ibang mga implementasyon na gagawin. Especially dun sa provision ng barrel, dun sa admin fee. Okay? Actually, doon sa mga sweldo ng security personnel, no, sana po maging sagot na rin po yung batas na to, pero yun po yung inaasahan natin, kaya po mahalagang malaman natin yung IRR. Okay po, so sa ngayon po, yan po muna at maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, so salamat din na Kent Juarisa, no, shout out sa iyo. Nabasa ko yung iyong komento at eto nga, no? Inilakay natin yung Republic Act 11917, the Private Security Services Industry Act of 2002. So maraming salamat. Ingat po tayong lahat. Stay safe, be alert, and be aware.